Yo, what's up mga kasugoy? Welcome back to my channel. Tara mga kasugoy, samahan nyo mag-react, no? Let's do this. Let's go. Pagdalaw ni Kay sa lolo't lola, may napuna ang netizens. Sa kabila ng kasikatan at kasaganahan ng buhay ngayon ng pamilya ni Wamus Cruz, na maging ang mga kapatid niya ay kasama na niya sa pagbablog, nagulat ang marami na ganito pa rin ang lagay ng kanilang lolo't lola. Alam nating marangyana ang buhay ng magkakapatid na sina Wamos, Awit at si Kay na nagsisimula pa lamang sa industriya ng vlogging. Alam din natin na malaki at milyon-milyon na ang kinikita ng mga ito kada buwan. Kaya naman hindi napigilan at natiis ng netizens ang mga napansin nila. Hindi naman lingid sa karamihan na madalas na ang content ng mga magkakapatid na ito ay ang pagbibigay o pagtulong sa mga nangangailangan. Kamakailan nga lang ay mapapanood sa vlog ni Wamos na tinulungan niya ang lalaking bumisita sa kanila at binigyan niya ito ng 20,000. Ganun na rin si Awit Gamer na nabibili na niya ang mga bagay na gusto niya. Katulad na lamang ng worth 600,000 na mga cup at ang bago niyang sasakyan na nagkakahalaga ng 3.1 million. Matatandaan din na tumulong si Kay sa mga bata na gabing-gabi na pero hindi pa kumakain. Dito makikita na hindi na malaking problema ang pera para sa mga magkakapatid na ito. Ngunit ano nga ba ang napuna ng mga netizen sa kalagayan ng kanilang lolo at lola? Trending ngayon sa social media ang bagong upload ni Kay Cruz na vlog na may caption na "Sinurpresa namin sila nanay ng nanay ko, hashtag Kay Cruz." Mapapanood ngayon sa vlog ni Kay ang pagbisita nila sa kanyang lolo at lola. Pupuntahan namin dun sila ngayon, bibisitahin namin sila tapos pupunta kami ng grocery, igogrocery na rin namin sila, ayon kay Kay. Makikita nga sa vlog na pinaggrocery ni Kay ang kanyang lolo at lola. Marami nga ang nakapansin na hindi ganun kagandahan at kaayos ang tinitirhan ng kanyang lolo at lola. Makikita na mukhang barong-barong lang ito at hindi pa gaanong natapos ang kanilang bahay. At parang hindi nila nabibigyang pansin ang kalagayan ng kanilang lolo at lola. Kaya hindi na naman napigilan ng maraming netizens na mag-react sa post na ito ni Kay. Ang yayaman ng mga apo, ba't ganyan ang tirahan ng lolo't lola nila? Kawawa naman yung tirahan nila. Sana makatikim man lang ng magandang tirahan sila kasi ang mga apo madaming pera. Tumulong sila sa ibang tao, pamilya nila hindi nila binibigyan ng maayos na tirahan. Dapat tinuna ang pamilya bago ibang tao. Dapat unahin muna yung mga lolo at lola, panay bili ng mamahali na gamit pero yung lolo at lola wala pang maayos na bahay. Bilib na sana ako kay Wamos, pero nung makita ko ang sitwasyon ni Lola, naawa ko, pakitang tao lang pala siya sa iba, pero sariling Lola hindi man lang binigyan ng magandang tirahan. Hindi naman lingid sa karamihan na talaga namang mayayaman na ang mga magkakapatid na ito. Dahil nakukuha at nabibili na nila lahat ng bagay na gusto nila at nakakatulong pa sila sa mga nangangailangan. Kamakailan nga lang ay pumunta sa Hong Kong ang Wamonet kasama ang kanilang anak na si Baby Meteor. Pagkatapos nito ay naganap naman ang bonggang binyag ng kanilang anak. At ngayon naman ay nasa Singapore si Wamos at Antoinette kasama si Baby Meteor. Masasabing nakaraos na nga talaga sa hirap ng buhay ang magkakapatid na vlogger. Dahil nakita din ng mga tao kung gaano kahirap ang buhay nila bago sila makilala online. Kaya hindi nila masisisi ang mga netizen sa mga naging komento nila patungkol sa tirahan ng kanilang lolo at lola. Dahil nga hindi ito maganda at maayos, iniisip din ng karamihan kung maayos ba ang kalagayan ng mga ito. Samantalang ang kanilang mga apo na sina Wamos, Awit at Kay ay magaganda ang kanilang tirahan at nakakabili pa ng mga mamahaling gamit. Ito nga mga kasugoy, no? Tinitira nga yun, binabash nga yun sila Wamos, sila Awit, yan, sila Kay. Dahil nga raw yung lolo at lola nila hindi nga raw maayos yung tirahan. Well, of course, pinaghahandaan nila yan. Sa tingin ko lang, mga kasugoy, no? The reason why dumalaw sila, syempre, lolo't lola nila yan. Magbahanap din at magbibigay din ng mga biyay at pagpapala yan later on, no? At makikita natin na sila talaga yung magbibigay ng mga magagandang blessing para sa lolo't lola nila. I'm sure, ipapaayos nila yan. The reason why dumalaw sila, para makita yung kalagayan nila. At alam naman natin sila Wamos Cruz at si Awit Gamer, tumutulong na yan kahit nga sa ibang tao. Alam natin na malalaki na ang puso niyan para tumulong. Well, of course, lalo pa sa kanilang mga kamag-anak. So muli po mga kasugoy, no? Ito po Cesar Castillo Jr. Nagsabing tirahin mo na yan.
At baka tarahin pa ng iba until next time, Sugoy. Peace out.